here to share to sa inyo yung aming experience sa during this COVID-19 pandemic. Alam po natin na hindi nakikita ang COVID, pero based from sa mga balita ay nakakatakot ito. Experience na rin natin sa COVID-19 kasi may mga kakilala tayong nakikita sa mga balita na nagkaka-COVID-19, may mga doctors na namamatay, may malala. Ang kagandahan naman nito ay mayroong mga gumagaling. So, share lang po namin sa inyo ang experience namin at yung mga natutunan natin na yung guidance ng ating Lord during this pandemic. Alam po natin takot ang namayani during this time. Takot po dahil yun nga sa lahat ng balita, napakarami. Madali siyang makahawa. So, hindi natin alam kung meron tayong basic knowledge ng proper protocols para iwasan ito. Pero yung hindi pa lubos na napag-aralan ito ng mga pribahasa. Kaya madali po siyang makahawa. Kung titingnan natin yung topic ko, maraming nag-lockdown po, di ba? Effective to ito, maraming problema ang dumating, hindi lang sa pamilya, sa eskwela, sa gobyerno, so, sa trabaho, na-disrupt po ang lahat. Pati simbahan. Yun, pati simbahan. Kagandahan naman, hindi naman kagandahan. Ang tao talaga, through our faith, kahit na-disrupt ang lahat-lahat ng bagay, tinuruan pa rin tayo ng nagkapal Diyos. Even yung pamalaman ng simbahan ay na-challenge din. At nagkaroon ng online mass sa pamilya rin. Kaya dahil ito ay nagkaroon din po ng time, opportunity ang bawat family na magsama-sama, magdasal, mag-Bible study, mag-reflect. At sa ganun yung takot ay mapalitan. Alam natin, even the apostles na takot, di ba? May takot na sila ng araw. Yung sa faith nga, kumisan na challenge din. Ito ngayon, ang kagandahan, with the guidance of our Lord, so, sa kanyang salita, assurance, ay tuloy po tayong na nakakita ng solusyon, ng assurance ng kanyang mercy, ng kanyang love, ng kanyang graces, tuloy-tuloy po tumadalo sa atin. Yun po ang sa pamagitan po ng siguro nga, na-disrupt man yung mga panunood natin, yung mga daily yung routine natin, kung minsan nanonood ng TV, etc. At least, yung disruption na yun, napunta naman yung sa bundle ng family, nagkaroon ng prayer time, nagkaroon ng Bible study time, reflection time, at salamat at some blessings God. Alam natin, may assurance tayo. Kasama natin lagi siya. We pray na yung faith natin magdagdagan, maging matibay, pagkulungan tayo ng matatag at yung kanyang guidance, malalabanan natin ano man ang problema natin sa buhay. Maging sa lahat, alam ko, may solution siya. So, salamat sa Diyos. Salamat kay our Lord Jesus Christ. He's continuing saving us. Alam natin, mas malakas, mas sigit pa ang ating Panginoon sa COVID na ito. Salamat po. Kasi COVID din natin nakikita. Uh-huh. Pero may kumpi tayo. Yeah, yun si God, di ba? Nakifeel natin lagi. Nandiyan siya. Salamat po. At we have sa pambilang prayer na kapag-communicate tayo sa Kanya. At nakapag-usap tayo sa Kanya. Amen. Amen.
evening. Good evening. Good evening po. Ingat po. Ingat din po. God bless po. Keep saying. Ay manalang among Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli kami ay tumudulog sa iyo upang magpasalamat na sa kabila ng mga kinakaharap naming kay pangyayari sa buhay. Ay patuloy kang tumutulong sa bawat isang mamamayan at pamilya. Ang pandemya ay hindi nagiging hadlang upang ang mga pamilya ay magkasama-sama sa kanilang pananambahan sa iyo. Sa tulong ng iyong banal na Espiritu, nawa o Diyos, ay mapagtagumpayan namin ang lahat-lahat ng ito. Sa kanilang pagsasamang pagbulay-bulay sa iyong mga salita, paunawa mo, O Diyos, at ipapatid na kasama kanila. Nawa, ang bawat pamilya ay magkaisa at ang bawat isa ay lalong lumapit sa iyong manatila, manalig at matapat. Sa pangalan ni Jesus. Amen.